Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pan-upload. Hindi ko siya basta-basta isusuko. Sagot niya sa kaharap para ipaalam na nindito na handa siya sa kahit anong mangyari. At gaano man siya katagal, papaghintayin ni Queenie. Wala itong sagot. Tumalikod si Benedict at tumalis na rin. Nakita niya na lumapit iyon sa isang sasakyan kung saan naghihintay ang grupo ni na Queenie. His heart broke when the guy opened the door for Queenie. Bukod tanging itong pinagbuksan ng lalaki ng pintuan ng pickup at sumakay ang dalaga roon. Damn it! Siya dapat yun. Masakit ang dibdib na nakatitig lang siya. Lalo na nang hindi siya tapunan ni Queenie kahit na sulyap man lang. Ang ibang mga babae ay sa likod sumakay. Pahiyang pahiya siya at kahit na kailan ay hindi niya iyon naranasan. He stood still, composing his shattered ego and pride. Hinahamon siya ng babaeng iyon. Sige, akala ba nun? Basta siya susuko. Bakit? Hindi siya nagpabook sa hotel at nagpahatid sa ama para lang mauwi sa wala ang lahat. Naiinis siyang napahilamos ng mukha at naglakad na lang papaalis. Naghihintay ang bitbit niya mga tauhan. Dala ang sasakyan niya. Dapat pala hinilan niya si Queenie papunta sa sasakyan niya. Akala ba ng babae niyon ay wala siyang dala? Ibinigay kaagad sa kanya ni Connery ang susi ng sasakyan at mabilis naman siyang sumakay sa kanyang puti na Pajero. Ang ganda-ganda pa naman ang baon niyang sasakyan. Kabababa lang noon sa barko noong isang araw. Matapos niya mabilis sa ibang bansa, ilang buwan na ang nakakalipas. And now, he wants to exclusively use it for Queenie. Subukan noon na dead-ma-dead-mahin siya sa susunod at kakalad ka rin niya yun papasakay sa bago niyang sasakyan. Sa hotel na muna siya dederecho. Pinaandar niya ang sasakyan at nakatingin sa mapa, papunta sa hotel. Nagri-ring na naman kagad ang smartphone niya kaya naman lalo siyang nakaramdam ng iritasyon. The old angelic face of his father was perfectly flashed on the screen. Old Papa. Ani rito sabay kamot niya sa ulo habang nagmamaneho. Nararamdaman niya ang yakap ni Queenie. Ang sarap-sarap pero bigla siyang itinulak. Ano ba yun? Nak, si Mama to. Ma! Where's your papa? He left his phone. Hindi nito alam ang lakad nilang mag-ama. Wala pa siyang sinasabi dahil baka maon siya may ang plano. Pero ganun pa rin naman ang nangyari. Ang pinag-usapan nila ng papa niya, ipaaalam nun sa mama niya ang lahat kapag ayos na sila ni Queenie. His parents will go to Batangas to talk to Queenie's parent, but now, he still has to wait. Magkasama kami pero pauwi na siya ma. Just wait for him. Okay, saan kayo pumunta? Sa Chicks po mama. Lorenzo! Galit na saway nito kagad sa kanya kaya kahit paano nawala ang bugnot niya at lungkot. I'm driving now ma. Bye for now. Paalam niya rito. Take care anak. Bye. Kapag hindi talaga siya pinansin ni Queenie. Ang isang company nila ang iriregalo niya sa babae na yun. Hindi na bali na mawalan sila ng airlines basta maging malapit ulit sa kanya si Queenie. Daig pa ni Queenie ang pusang hindi mapaanak sa loob ng kwarto ng hotel. Gusto niyang hatakin ang sandali para matapos na ang araw. Fiesta pala ng araw na yun doon. Napakaganda pa naman ang landing nila dahil eksakto nasa simbahan si Queenie. Sayang, nagalit iyon sa kanya. May babae daw siya kahit wala naman. Benedict was right. He has to prove himself and earn Queenie's trust again. Rejected ang kanyang marriage proposal. Useless ang kanyang patarpulin. Hindi niya nailabas ang singsing. Baka itapon yun ni Queenie kung ilalabas niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa armrest ng suluhang sofa. Lalabas na naman siya. Hindi siya matahimik nang kaupo lang sa kwartong yun. Doon siya tatambay sa labasan ng bahay ni na Queenie para makita niya ang bawat kilos ng dalaga. Alam na niya ang bahay noon. Hinanap na niya sa mapa. Kung mali ang mapa, ay magtatanong-tanong na lamang siya.
He grabbed his coat again and went out. Diretso siya sa sasakyan at lumarga. He switched off his phone earlier because his father kept on calling him. Nakakabenteng tawag na siguro iyon at kulit ng kulit kung napa-oo na daw ba niya. At pupunta na mga iyon pabalik ng Batangas. That added so much pressure to him. Nalilito lalo siya, kaya naman, isinara na lang niya ang telepono. Dahan-dahan ang takbo ng sasakyan ni LM sa kalsada kung saan iyon ang sinasabing tirahan ni Queenie. Patingin-tingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan. Maraming tao ang naglalakad at tipong namamasyal. May mga bukid rin siyang nakikita at sa kabila ay mga kabahayan naman. Nang tila nawawala siya, ay itinigil niya ang sasakyan at ibinaba ang salamin ng bintana. He has to ask for directions because he thinks he's lost. His bodyguards are just around following him. Magandang araw po. Pwede po magtanong? Nakangiting tanong niya sa isang lalaki na nasa tindahan, umiinom ng soft drink. Saan po ang bahay ni Queenie Ann Ronquillo? Queenie ba na anak ni Donato? Tanong doon sa kanya. Hindi siya nakasagot. Hindi niya naitanong kung anong totoong pangalan ng papa at mama ni Queenie. Kung iyong kaisa-isahang babae na anak ni Donato ang hanap mo, iyan lang papasok na yan bahay na nila. Tumingin siya sa direksyon na itinuro ng lalaki. Ilang bahay lang ang layo ng madamong daan na iyon sa kinaroroon na niya. Dinagana naman ang puso niya, kinakabahan siya. Salamat, anya sa lalaki na pinagmamasdan siya ng husto. Pati na ang tindera sa tindahan. Manliligaw ka ba ni Queenie? O sisa, nang may edad ng tindera. Mapapangasawa po niya. Wika naman niya at tila proud siya. Malabo yan bata. Iitakin ka muna ni Mang Donato bago ka makapanligaw. Kapag pumasa ka sa tali ng itak niya, makakapanligaw ka. Sagot ng lalaki. Ngumisi lang siya. Anong talim ng itak ang pinagsasasabi nito? May mas tatalim pa ba sa mga idea niya sa buhay? Bago siya magtinikling sa itak, sisiguraduhin muna niyang naka-oo na si Queenie sa kanya. Ito ang magiging shield niya dahil hindi ito papayag na masaktan siya. Pinausad na niya ang sasakyan na tumigil siya sa may tapat ang sinasabing daan papasok. Tanaw niya ang isang maliit na bahay mula sa kalsada. May mga taong umiinom sa labas at pinaningkit niya ang mga mata ng tila at maaninaw ang ama ni Queenie. Nakaupo si Donato sa umpukan, nakikipagkwentuhan. He looked again at the house and smirk. Hello love. Tuliro si Queenie. Wala sa isip niyang ginagawa hanggang sa kalabitin siya ni Lizelle. Huy! Anitong nakatingin sa plato. Igadong ipinapakuha sa'yo ining. Yung igado hinaluan mo ng dinugan? Diyos ko! Agad niyang natingnan ang plato. Dinuguan nga ang sinasandok niya at hindi ang igado. Iniabot sa kanya ng papa niya ang plato para kumuha siya ng pulutan. Sabihin mo na kaya sa papa mo na nandito na yung gwapo. Bulong ni Claudine sa kanya pero nagpakasimangot siya. Bakit nasasabihin? Eh nabubwisit nga siya. Ano? Basta na lang yun ganun. Nang babae na nga yun ang magkalayo sila. Wala na, tapos na. Nagmumove on siya. Sana hindi na lang dumating si LM para tuloy-tuloy na lang sana. Hindi na. Wala naman siyang pupuntahan dito. Baka matagpas lang siya ni Papa. Mas mabuti pang bumalik na siya sa babae niya sa Manila. Masama ang loob na sabi niya. Kung noong una ay nadala siya ni LM sa mga pananakot na susunugin ang buong barangay, kaya siya napa-oo at dahil na rin marupok siya, ngayon ay hindi na. Mas matigas siya kaysa sa inaakala ng lalaking yun. Pagkatapos na magpakasarap sa mga babae habang hiwalay sila, pupuntahan siya sa Batangas para alukin ng kasal? Sino maniniwala sa mga pakulo noon? Wala. Nak, tawag sa kanya ng mama niya kaya agad siyang napatayo ng tuwid. Nagpapanggap siya na okay sa harap ng mama niya pero ang totoo, hindi siya okay. Mana lang naman siya rito at sa papa niya. Parehas ang mga itong nagpapanggap na ayos. Pero ang katotohanan ay iniiyakan pa rin ang pagkawala ng kakambal niya. Wala ng yelo. Akala ko meron po sa cooler. Lintik namang ama mo. Nilulunok siguro ang yelo. Kakamot-kamot ang mama niya. Nagkatawa na ng mga kaibigan niya. Si Benedict ay nakatingin sa kanya
kumakain ng gelatin na puro mangga. Bibili ako. Anya, tumayo kagad si Benedict. Ako na lang, tapusin mo na yung kinakain mo. Ang lapit-lapit ng tindahan ni Ate Linda. Nagpunas siya ng kamay at bit-bit ang plato ng dinugaan sa labas. Inilapag niya iyon at kinuha ang plastic na nakasabit sa sandalan ng silya ng papa niya. Dinuguan? Takang tanong nito sa kanya. Bagong version ng igado, papa. Mexican style. Pinaghalong dinuguan at igado. Seryosong sagot niya. Iba talaga ang mga pagkain sa Manila, paring Donato. Mga sosyali na mga pagkain doon. Anong lasing na nakaharap ng ama niya. Pareho nitong magsasaka. Ganoon ba? O sige, yalo na lang anak. Nakangising sabi ng papa niya kaya tumango agad siya. Diretso na siya papalabas ng kalsada. Nakita kaagad niya ang magarang sasakyan sa tapat ng gate ni Namani. Bigating talaga mga iyon. Ang yaman ng bisita. Napakagara ng sasakyan na nakaparada sa may labasan. Palibhasa, sanitary inspection si Manny sa isang bayan sa Batangas. Kaya yayamanin ang bisita. Aba, mas makintab pa kaysa sa marmol ang pintura ng SUV na tinitingnan niya. Naglakad siya papunta sa tindahan ng Ate Linda niya para bumili ng yelo. Nang naroon na siya ay pangiting-ngiti ang Mang Ruben niya. Nakikichismis sa tindera na isa rin chismosa. Yelo nga po, Ate Linda. 10. Iisa po ang dalawang plastik. May naghahanap sa iyong mistisong pogi, Queenie. Wika na Mang Ruben niya. Napatingin siya sa lalaki pero ang mga mata nito ay nalihis sa may likuran niya. Ito na yung pogi. Anyon kaya ganoon na lamang ang paglingon niya. Si LM? Nakapamaywang ang lalaki at nakatago ang mga labi. Nakatitig ito sa kanya. Hindi ko yan kilala. Ismid niya sabay talikod muli. Ate Linda, pakibilisan ho yung yelo. Naiinis siya. Bakit pa siya bumili ng yelo? Kapag yumaman siya, bibili siya ng 10 freezer na double door para hindi na siya bibili ng yelo sa tindahan. Lalo pa at makakakita pala siya ng babaerong kurimaw na ipinaglihi sa labanos at mansanas. Bibi ko! Anito kaya lalo siyang nalibadbaran. Pwede ba? Bumalik ka na kung sanglupalp ka man ang galing. Hindi ka naman taga rito. Singhal niya. Masamang masama ang loob niya at hindi iyon basta mapapawi ng pa-baby-baby nito sa kanya. Magiging taga rito ako dahil taga rito ka. Inis na inabot niya ang bayad sa yelo. Hindi na rin niya pinagkaabalahan na kunin pa ang sukli dahil gusto na niya makauwi. Doon hindi ito makalapit dahil may itak. Naglakad siya papakanan pero doon din ito pumunta kaya pakaliwa na naman siya. Humarang din ito roon kaya naman tiningala niya. Ihahampas ko sa iyo ang yelo na to, Lorenzo Miguel. She sassed, gritting her teeth. He just chuckled. Huwag naman, let's talk. Pakasalan mo na ako. Ano ako, Hilo? Ani at nagtangka na naman siyang umalis pero humarang na naman ito. Susunugin ko ang buong barangay, Queenie. Banta na naman ito sa kanya pero umirap siya. Hoy, hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Kahit pa buong Batangas ang sunugin mo, buong solar system, bibigyan pa kita ng pasporo. Hindi mo na ako masisindak, LM. Panis na yan at tapos na ako. Mataring na daldal niya rito, kaya na nahimik ito. His face became serious and a bit hurt. Nakapamaywang na ito at saka dinala na labi. The thing may no longer work to have you back, but this one is new. Anito kaya naman napakunot na siya. Anong ibig nitong sabihin? Boys, anito at hindi pa siya nakakilos para umalis ay may mga lalaki nakaitim na lumapit. Hinawakan kagad siya ng mga iyon, kaya mabilis niyang pinukpok ng yelo ang isa. Aray! Bitiwan niyo ako! Sigaw niya pero si Eleman ay mabilis siyang hinawakan. Careful, baka masaktan! Ani ni LM. Sumisigaw siya pero maya-maya pa ay nasa loob na siya ng sasakyan. Mabilis ang kilos ng mga lalaki at maging si LM man ay ganoon din. Walang yaka? San mo ako dadalhin? Ang hilig-hilig mo talaga sa santong paspasan. Naiiritang bulyaw niya rito. Bit-bit pa rin niya ang plastic ng yelo pero hindi niya iyon magawang pukpukin. Hindi kita papaspasan pero kung i-insist mo, pwede rin naman. Anito kaya medyo natigalgal pa siya. Nagmamadali ito nagmaneho at hindi niya alam kung saan siya nito balak na dalhin. Sigurado naman siyang hindi siya nito sasaktan. Do you believe in karma, baby? He asked her. Balisa ito sa manibela. Pinagpapawisan kahit naka-aircon naman.
Oo, at makakarma ka dahil sa ginagawa mong to. I'm sorry pero ikaw ang karma ko, kaya hindi ka pwedeng mawala. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!